batang Amerikana noon na ang nag-alaga at nagpalaki ang kanyang Pilipinang yaya, si Michele at ang kanyang yaya Remie. Gusto na niya itong muling makita. Magkahanapan pa kaya sila? Isang pamilyang Amerikano, hinahanap ang dati nilang naging kasambahay na Pilipina para siya'y pasalamatan at pagbakasyunin sa Guam, sa Amerika, sosyal. Pero mahanap naman kaya nila ang dati nilang pinayaya kahit pa mag-aapat na dekada na nung sila'y huling nagkita. Dekada 80 nung nanirahan ang pamilya ng Amerikanong sina Barbara sa Pilipinas. Nadestino kasi sa Subic sa Olongapo ang kanyang dating asawa na isang US Navy. Pero may problema. The Subic Bay Naval Base did not have a child care center because the house helpers were actually the babysitters for all the families. I needed to have a house helper to watch my children. Hanggang nakakuha sila ng isang Pilipinang kasambahay, si Remie. Si Remie ang nag-alaga sa dalawa nilang anak, sina Michele at Audra, na nooy 11 at 9 anyos lang. She was with us Monday through Friday from the time we got up until the time my parents came home. And even then, we all had dinner together. We were family. She would, you know, show me how to make adobo because she knew I loved it. I was kind of a rebel. I got in trouble a lot, but she never yelled at me. She always questioned why. Why do you have to act like that? You know, she didn't do it like, why are you acting like that? What are you trying to get? She was calm. She was nurturing, and I liked that. I mean, every day she was there and she loved us and we loved her. Makalipas ang dalawang taon, natapos na ang assignment sa Pilipinas ng kanilang ama. Kaya taong 1984, kinailangang bumalik ni Michele sa Amerika. Mahigit 35 taon ang nakalipas. Magkita pa kaya ang dating magyaya? Sa Olongapo City, sa Subic, naninirahan pa rin si Nanay Remie na ngayon 72 anyos na. Aksidente lang daw ang pagkakapasok niya noon sa pamilya sa Nino. Ibang yaya raw talaga ang i-interviewin dapat noon. Siguro hindi sumipot or mas nagustuhan niya na ako. Sabi niya, do you know how to cook? Eh, mga dining-dining lang ang alam ko lutuin. Ah, yeah, sabi ko gano'n. Do you know how to cook spaghetti? Hindi ko nga alam ano yung spaghetti. Hanggang si Remie napalapit daw ng husto sa kanyang alaga na si Michele. Kuminsan nagtutuksuhan kami niyan si Michele. You're pangit. Parehas kaming nagpapangita. Pero ang ganda niya. Every afternoon, nagswi-swimming yan sila Michele. Hindi naman nabanggit ng mami na pwede silang mag-swimming. No, sabi ko, hindi sila pwede kasi binilin nga sila sa akin. Pagka yung ganun na no yung answer ko sa mga gusto nilang gawin, ang tawag sa akin ni Michele, you're mean. Mini. Pasensyoso rin daw ang kanyang Ma'am Barbara kahit pumapalpak siya. Amoy usok, amoy sunog. Nakita ko yung turkey soup, naku, naging charcoal na. Pagbalik niya, kumakain na kami. Nagtakip ako ng mukha. Siyempre, ang hiya ako. I'm sorry, sabi kong ganun. Pero hindi naman niya ako pinagalitan. Ito yung blouse is one of the gift of Barbara, kasama nito is dalawang sapatos. Pag Pasko, lahat kami may regalo. Tsaka pag minsan pupunta sila ng Manila, may pasalubong din ako. Na-spoil talaga. Every may occasion like Christmas or Thanksgiving, nagpupunta kami magkapatid, nakikipaglaro ko kami doon sa kay na Michele at kay Audra. Doon kami nakakainom ng fresh milk, ng pizza. They hand me over yung mga laruan nila. Na ayaw na nila, pag bago na, binibigay nila sa akin. Tapos marami akong damit. Feeling ko mayaman kami nung time na yun. Siguro kung mahirap para sa akin as a kid na nag-aalaga ng iba yung nanay ko, mas mahirap para sa kanya bilang nanay na nag-aalaga ng iba. Kumbaga, hindi man well off yung buhay namin before, but because of those sacrifices, nakapag-aral kami. Kaya ganun na lang daw ang lungkot niya nung kinailangang umalis na ng Pilipinas ang pamilya sa Nino. Hindi niya mapigil luha niya. I said, I'm not gonna cry, sabi niya ganyan. But look at this. I still remember. We were all crying. She was crying, I was crying, my sister was crying, and just thinking about it. Yeah. Akapan kaming dalawa. Mahal ko naman lahat. Ang hirap nang maghanap ng katulad nila. Pamilya ko is tinuring niya rin na pamilya.
Siguro mga 2 or 3 times lang na nakapag-exchange kami ng sulat-sulat. Unfortunately, because my parents, they had jobs that caused us to move frequently, we lost addresses, lost communication. Hanggang taong 2017, nagulat na lang daw si Nanay Remie nung may nag-message sa kanya. Is this the Remie I know? The one who helped take care of us when Dad was stationed at US Naval Base? Yan, nung mabasa ko, tuwan-tuwa ako ha, naglululundag ako sa saya. We were both in tears and we talked for a little while. So I said, why don't we bring Remie here instead, because you shouldn't get all the Remie time because I want to spend time with Remie too. Si Michele agad inalok ang kanyang Nanay Remie ng all-expense-paid vacation sa Guam sa Amerika. Of course, she said yes. Once we get you a visa, we'll get you the ticket. Sino bang hindi maging masaya? Excited na basta. Sarap ng feeling. Blessing yan ni Lord. Deserve ng nanay ko yun. I can't wait to see you. Life is good. I'm glad she's coming. Every message I have for her, I will give her when I see her. Oh, Remie, I'm looking forward to see you. I'm really looking forward to catching up with her family. Ito yung secret ng secret ingredients ng adobo. Isama ko na dito sa aking mga damit. Ito yung passport ko. Multiple visa. 10 years. Ito naman yung ticket ko. Ngayon ko lang ito nahawakan. Siyempre, sino ba naman di maiyak? Di na nga ako nakatulog. All my bags are packed. I'm ready to go. Nito lang Biyernes, si Nanay Remie tumulak na pag Guam para muling makita ang pamilyang dati niyang pinagsilbihan. Sabado ng umaga, lumapag ang eroplano ni Nanay Remie sa Guam. Ipinasundo siya sa airport at saka dinala sa isang Pinoy restaurant kung saan makalipas ang halos 36 na taon, muli silang magkikita-kita. No crying allowed. Welcome to America. Finally. At dahil nalalapit na pala ang 73rd birthday ni Nanay Remie, may birthday surprise para sa kanya. Oh, thank you. But my birthday is next month. It's early. We know you were early. We weren't seeing you. So. Early birthday. Thank you. I'm very happy. Yeah, I'm very happy too. I'm excited. You make me feel very tall. Adobo, Michelle's favorite. Si Nanay Remie, alam niyang miss na miss na ng kanyang mga dating alaga ang kanyang adobo. Kaya ipinagluto niya ang mga ito. Taste this. I'm going to. 36 years in the making, baby. Let's eat! Yay! Thanks. Delicious, as always. Salamat! Salamat! Masarap! I'm so very thankful. I don't know how to express my gratitude to you for inviting me here in Guam. I'm so excited. You aren't alone. We're excited too. Yeah. We're glad you came. Siyempre, ipinasyal ni na Michele ang kanyang Nanay Remie. There is an ancient Chamorro village here on the island. Then the next day, we're going to go on the submarine. The second week she's here, we're going to take her to Saipan. So we want to try to get her to as many places as we can. I love you. Sa dami ng mga banyagang inalagaan ng mga pinayaya, sana marami rin sa kanila ang makaalala sa kanilang naging pangalawang mga ina. Don't cry.
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.